Ilalim na sa imbestigasyon ng Philippine National Police ang ilan sa mga security guard ng Resorts World Manila kaugnay na nangyaring pag-atake noong Biyernes na ikinasawi ng 38, kabilang na ang gunman. Ito ang balita ni Grace Cassie. Maluhaluhang humarap sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang isa sa mga gwardyang nakaharap ng gunman sa Resorts World Manila. Ayon kay Edwin Siriaco, minabuti niyang huwag paputukan ang suspect dahil marami pang sibilyan ang nasa loob ng hotel casino na maaaring madamay. Hindi po natakot, ma'am. Tingnan ko po yung paligid. Marami pang tao, ma'am. Pwede pong pag pinutukan ko yun, ma'am, pwedeng lahat ng masalubong pagbabaril na lalo. Hindi pa napasok ng ako. Yun lang po nasa isip po niyo, ma'am. Isa sa mga alamin ng SOSIA ay ang posibilidad na hindi sumunod sa rules ang security personnel sa loob ng gusali. Kasama na dito ang tila hindi pagkakaroon ng koordinasyon ng in-house security personnel ng Resorts World Manila at ng tauhan ng NC Lanting Security Specialist Agency na siyang opisyal na security provider ng naturang hotel casino. Agency involved is NC Lanting. So, nag-start to investigation namin in the aspect of administrative rules that may have been violated. Which should have prevented yung incidente? Not necessarily, but more on whether there were rules in the security operations na na-violate, which may lead to either cancellation or revocation ng license. Hindi rin malinaw kung sino ang talagang nakainkwentro at nakabaril sa suspect. Una nang sinabi ng COO ng Resorts World Manila na si Stephen Rayleigh na isa sa kanilang in-house security ang nakabaril sa armadong si Jesse Carlos. Ngunit git ng SOSIA na hindi dapat humawak ng armas ang in-house security lalo na kung hindi ito accredited sa kanila. The question there is whether they were allowed to wear special uniforms by SOSIA. Were they allowed po ba? At the time, they were not allowed. So yun yung sasabi natin na isa sa mga security lapses, security violations. But, kasi hindi nire-request yung special set of uniform. Why? Because somehow yung kanilang clients may also be requesting that they wear other set of uniform. But, oras na mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng NC Lanting Security, posibleng matanggalan ito ng lisensya at pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Krame.